Hi guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome ulit sa ating YouTube channel Barikig Bituis Journey TV. So maraming salamat po sa lahat ng mga nag-view, sa lahat ng mga nanood at nag-like ng ating videos. So for today's vlog guys, ay meron tayong bagong pasyente. So papakita ko sa inyo. So guys, ito po yung bagong pasyente natin, ang microwave oven. So ang problema nito sa microwave na ito ay umaandar pero hindi po daw siya umiinit. So ngayon itatry natin, hahanap tayo ng pwedeng ilagay dito at susubukan nating painitin. Kasi sabi hindi nga daw umiinit. So saksak lang natin para malaman natin kung talagang gumagana siya. So guys, ang disclaimer lang po sa bitong ito, sa mga hindi po wala pong basic knowledge about electrical, wag na po ninyong gawin ito. Paubayan nyo na lang po sa mga talagang marurunong. So ayan, gumana nga. Ayan o. So meron siya. Ang problema, hindi daw siya umiinit. So ngayon, subukan natin painit ng kahit ano dito sa loob. Kukuha lang po ako guys. Babalikan ko po kayo, update ko kayo. So guys, ito po yung susubukan nating initin, yung lumpia. Malamig po yan kasi galing po sa refrigerator. Yan, isang pirasong lumpia. So ngayon, nagtataka ako bakit kumikislap-kislap na ganyan yung microwave. So tatry natin. Subukan natin kung iinit siya. Update ko na lang kay mamaya guys kung iinit. Yan, gumagana guys. Mamaya babalikan natin yan. 1 minute lang po yan. Ayan, seconds po yan. Oh. Babalikan natin kung minute. So yun guys, okay na. So try natin siyang buksan. Check natin kung uminit. Wala. Malamig pa rin. So ngayon, ituturo ko na sa inyo kung ano yung posibleng problema nito. So sa mga ganitong klase ng sira guys, yung hindi siya umiinit pero may power po yung kanyang may supply po yung microwave niyo pero hindi lamang po umiinit. So ito lang po ang dalawang dahilan kung bakit hindi umiinit ang inyong mga microwave oven. Unang-una, itong fuse. Ito po ang fuse ha. Kulay puti na to. Yan. Pwedeng busted yung fuse niyo. Putol na sa ilalim. At itong magnetron. Yan, magnetron po yan. Ito po ang nagpapainit ng inyong mga pagkain. Itong magnetron na to. So kahit ito ay naka-unplug na, lagi po nating tatandaan na itong high voltage capacitor nito ay malakas ang kuryente niyan. May karga pa po yan. Ayun o. Kita niyo yun. Kapasitor po yan. May karga pa po yan kahit hindi na nakasaksak. So, ang gagawin natin, i-discharge lang po natin yung kapasitor muna bago tayo magtanggal ng fuse at mag-check ng ito. So, karamihan guys, sa mga ganitong klaseng sira, pag hindi siya umiinit, putok ang fuse niyo, busted na. So, ito lang ang ating check ngayon, yung fuse muna. Pagka ang fuse natin ay hindi busted at okay siya, so ang may problema na is itong magnetron. Hindi na po siya umiinit o busted na yung magnetron natin. So kailangan na po siyang palitan. Pero kung ito ay busted, ibig sabihin pwedeng ito ang nagiging problema. So hindi nyo na kailangan nang i-check pa lahat. Pagkapalit natin ang fuse, pag okay na yung fuse na bago,
itatry na natin tong itatry na natin ulit yung lumpia na nakita nyo kanina. So ayan, ilalagay na natin yung fuse. So check po muna natin tong fuse guys kung busted o hindi. Check natin kung papalo pa siya o hindi. So check muna natin yung multimeter kung okay. Yan, pumapalo yung multimeter natin. Titingnan natin kung papalo itong fuse. Ayan, hindi po siya pumalo. Ibig sabihin, busted o putol. So, ito po yung bagong fuse natin. Ayan. Makikita nyo. Paano nyo makikita? Ayan. O. Ba't ganun? Ba't malabo? Ayan. Kikita nyo, may coil-coil siya sa ilalim. May, iba yung pagkalagay niya ng wire sa ilalim. Parang coil-coil. So ngayon, check natin to bago kung may magbibigay ba siya ng continuity o hindi. Ayun, meron. So, possible, fuse lang talaga ang problema niya. So, balik natin tong yung ano niya. So, ang importante guys, kung meron kayong kunting alam sa mga ganito, hindi nyo na po kailangang magpatingin sa mga manggagawa ng ganito, no? Kahit na DIY lang, pag alam niyo na hindi umiinit pero may supply yung microwave oven niyo, so at least ngayon alam niyo na na yun lang pala ang problema. So sa mga ganito lang naman, kaya niyo na yan, magpalit lang ng fuse. So ayun na nga guys, ibabalik na natin yung malamig na lumpia dito. At subukan na natin initin. Ayan, nailagay ko na, naikabit ko na. Subukan natin initin kung gagana ba siya o kung mag-uusok ba yung ano sa ilalim, yung lumpia. Sabihin nun, iinit na siya. So wag niyong pansinin itong display niya kasi may ano na yung display niya, may abnormalities. Ang importante sa kanya, umiinit siya at gumagana. So, start natin. So, ayan. So, hintayin natin guys. Update ko na lang kayo pagka okay na. So, ayan yung counter. 3, 2, 1. Tapos. So, bubuksan natin kung uminit na ba yung ating lumpia. Nagugutom na ako. Ayun guys, oh. Musok. Ibig sabihin, aray, mainit yung ano ah, platito. Ibig sabihin, fuse lang talaga ang problema. Ayan, kita nyo naman, oh, naglalangis-langis na. Kanina, tuyong-tuyo. So, kainin na natin to habang nag-uusap tayo. So, ayan guys, ganun lang po kadali ang pag-repair ng isang microwave na hindi na umiinit. Pero mayroon naman siyang supply. Kaya yan, maraming salamat. Ayun. Naglalangis lang yung ating lumpia. So, subukan natin yan. Sarap. Maraming salamat guys. God bless. Salamat sa panonood. At salamat sa walang sawang pagsuporta. Yung kamay ko marumi. Bye-bye.